na gusto mo sana ay huwag niyong pinatayin na ako ng mic eh. Na huwag niyong makalimutan. Yan, malakas po nito. Ang limang bagay dito sa kamay natin matatandaan. Kung uuwi kayo mamaya, itong limang bagay, yung mga bagay na sa aming pagsasama ng inyong mga kasama dito, katulad ni Insular, na-realize mo napaka-importante bilang engineer, bilang isang public servant, bilang isang tao na naghahanap ng kontribusyon. Ang una, eto, pag nagkaganyan ba sa Facebook, anong ibig sabihin niyan? The oneness of Allah. Yes? Diba? So, ang una na kailangan natin matandaan, it is, nagsisimula ito, limang bagay nagsisimula sa letter C. At kailangan matandaan nyo, pati dito sa task, itatanong ko kung ma-memorize nila ang limang bagay. Ha? Pagkatapos ng speech ko. Ang una is C, which is character. Ang importante sa atin talaga as leaders, as public servants, is the character. At ang character naman, napakaraming definitions niyan. Papasok na dyan yung moral governance na sinusunog ng bangsa moral government. The character, parang nituturo, the character kasi knows what is right from wrong to guide us in the straight path to prohibit what is wrong. Character is ascendancy. At as an engineer, malaking challenge sa atin yung character because pwede kang sabihan na, uy, i-approve mo na lang yan kahit mukhang 50% pa lang yan, approve mo na ng mga 80 yan. It is the character that will tell you, sir, hindi pwede. Pwede rin yan kung ano mga sa opisina ka, sir, ipag-go mo na yan. Kasi, anyway, isunod ko na lang yung papel. O kaya, sige ba, anyway, tayo lang dalawang nakakalam yan. O tayo tatlo lang. Character will tell you na hindi pwede yun. Character will tell you, niya, secret naman ito. Itong tatlong tayo, secret. May nagsabi sa akin, basta tatlo na, hindi na secret. Actually, kahit dalawa, hindi pa rin secret. Kahit mag-isa ka lang, hindi pa rin secret kasi alam ng Allah Ta'ala. So, character is number one. Sa Japan, they don't give tests. Ang unang gine-develop muna is the character. And alam ko nila, as Muslims, those who practice praying, the discipline, develops the character of patience, sabar, and going on the straight path and prohibiting what is wrong. May isang beses na may isang case, sinabi ako, sir, ito, sabi niya parang kwan ito, parang questionable itong document. Sabi ko, kawawa naman si kwan. Sige, okay na lang yan. Ang sabi niya sa akin, sir, sigurado ka ba? Because pag pinasa mo yan, malalaman ng iba, sabi niya, oh, kahit pinagbigyan mo yun, nagbigay ka ng special consideration, mawawalan ka ng moral ascendancy. At doon ko na-realize na very important yung moral ascendancy. Moral ascendancy to govern a government, a private, or even a voluntary organization. People will follow you because they believe in you. But if they see in you that you are not following your own character, then they will lose hope. And that is why in vice, in our offices, it is important that we maintain the moral ascendancy to govern. Nasabi niya, well, he lives by what he says. So that is number one. Kaya sa Bangsamoro, I agree with the Bangsamoro that yes, there should be moral governance to our best, to the best of our abilities. Number one. Number two, sa gitna is competence. The competence is what is important as engineers because as human beings, parang kamay na ito. Lahat naman ng tao may kamay. Pero may mga kamay na marunong maghawak ng martilyo. May mga kamay na marunong magmasa ng semento at mag-finishing at magpintura. You need skills and contribution. Napakaraming kamay sa buong Zamboanga, Basilan. Pero pag maghahanap ka ng mason, carpentero, electrician,
may mga limitado mga kamay lang ang meron. Kaya kung konti lang yung mga tao na may ganung kamay, competence, mas mataas yung value nila. Kaya importante sa PICE, natulungan natin yung ating mga engineer to develop their competence for them to become better. Well, yung iba, sabi niya ay, na ayoko na mag-attend ng PICE. Actually, napaka-importante yung PICE because PICE, the objective is to develop the competence, the professionalism of the engineers. It will link you to the latest technological advances, to the latest practices in engineering. Kaya tayo as officers ng PICE, responsibility natin to pull them in. But of course, importante din yung value-adding proposition natin. As PICE, what can we offer them? They will always ask, para sa ano ba? Baka may contribution pa yan para mag-attend. That is why we will try our best to make something, an event that makes, that adds value to them. And competence, surely, competence in the practice of engineering, technical competence, the use of the knowledge. Because once we graduate from college, that is just knowledge. The real skills happens in practice or through continuous studying and experience. So knowledge and skills. So yun yung competence na very critical. Lalo-lalo natin sa mga Muslim, lalo-lalo na sa panahon ngayon ng Bangsa Moro, meron na tayong black grant. Hindi na pinag-uusapan ngayon kung magkano ba ang pondo natin. Kasi may black grant na. Actually, sa ngayon, alhamdulillah, hindi na pumapatak, bumubuhos na. At ang problema, kung wala tayong competence, parang baso lang ang hawak mo sa ulan. Konti lang ang resources na pwede mong mainom at maintigan sa ating mga komunidad. Competence is the balde or is the rain catcher that will allow us to gather the resource and give it to our people. The issue right now is if we have the absorptive capacity to convert this money into projects on the ground. And we need more engineers. Okay pa rin sa Zamboanga, safe, but we need more engineers down in the field. And that's why we have to improve our competence. The issue namin nga doon sa Bangsa Moro is that marami. Parating na yung black grant, meron pa tayong 2019. Next year, meron pa tayong black grant. We need more engineers with competence and young people who have graduated from civil engineering but are not practicing. You apply, inshallah, next year, para kang may job fair, sana maging active yung mga PICE. Because once magkaroon na ng job fair next year, it is a once in a lifetime opportunity na hindi ka na maghihintay ng mga tao na mag-retire because ang daming mga bakanteng mga items na pwedeng applyan. And next year is a golden year for building and working. But of course, you must improve your competence. That is number two. Dito, ito, tawag dito is ring finger. And ring finger, you when you get married, you have a ring. You network. So, ito is connection. Your connection to your wife, to your family, to others. C, this third C, connectivity, connection is very important. Because as engineers, you do not do the work. You do it through the laborer, through the foreman, through the electrical engineers. You do it with coordination with the communities. As an engineer, it is very important for us to connect. And you cannot only connect with your mind. Hindi pwedeng sabihin mo, foreman, gawin ko yun. You have to connect with your heart. You have to connect with people from other fields, from the communities. Kaya nga, the only way for sustainable development for engineers is to connect with the barangay chairman, kay mayor. Kasi kung diretso ka lang mag-implement, hindi ka rin dumaan sa kanila, kaya minsan pinupukpok yung engineer, kaya minsan hinaharas yung engineer. It is very important that we connect with them to make them realize that what we are doing is for their best interest. While I was secretary, I did a social experiment. I learned from the AIM. In that experiment, the definition is transformational leadership. Transformational leadership
is defined as the leadership that you do not waste your time in going against your opponent. Pag may isang barangay chairman na nag-oppose, pag si mayor nagsabi, uy, asan ang akin dyan? Pag may isang armed person, sabi niya, uy, huwag kang gumawa ng daan. And we have experienced a lot of this. Not only in Basilan, including Lanao, Maguindanao, Sulu, Tawi-Tawi. And I have an experience with that. If you do transformational leadership, your principle is to try to convince your opponent or the objecting party that what you are doing is for their best interest. And if they are convinced with that, then they will open the gate from the inside. Kung sinarado nila yung gate, sinarado ang pinto, kasi ayaw nila mag-construct ka, ang mangyari yun eh, sisipayin mo yung pinto, sisirayin yung gate. But that requires a lot of energy, it puts you in danger. But transformational leadership is the concept where you go to their mind and heart and convince them that what you are doing is for their best interest, and that will transform their mindset. And that is connection, meaning you connect with the mind and you connect with the heart. Case in point sa Lanao del Sur. In Lanao del Sur, you intrude by 1 feet. 1 feet of right-of-way, they will charge you for right-of-way. They will fight cases with the regional trial court based in Malabang for mandatory payment of that right-of-way. Ganun sila katindi, ganun ka talino. But then, if you are able to convince the people that this is for you, na pag magawa itong daan, itong 500 per square meter na lupa mo, pag nagawa itong daan, maging 5,000 na yan, then sabi niya, uy, please do, kunin mo pa. And that happened in Bayang. For the first time, after convincing them, they were able to donate 4 lanes of roads for free to the government. When we convinced them na, this is for you, once there's a 4-lane road, etong daan mo is 10,000 per square meters. So as engineers, it is very important for us to connect not only with your wife, your friends, your family, your peers, but including your stakeholders, so that you convince them that what you are doing is for them, that these projects will develop their livelihood and their families. Para hindi na sila magtatanong kung magkano ang akin dyan. Pag na-convince mo sila, they will say, paano ako makakatulong? That is connectivity. And as vice officers, I recommend for us to connect with the other engineers. Yung mga batang engineer dyan sa likod, remember, vice is the network that will link you to the other engineers in the country. Try to be active. Sabi ng iba, ano bang may bibigay sa akin ng PAIS? Ang sagot dyan, PAIS can only give you as much as the amount of time, sacrifice, and efforts that you give into PAIS. If you become active in PAIS, learn the people, network, one of these days, those people there will be the one to say, uy, ayun pala, yun ang opportunity. Minsan, natatandaan ko na ang isang tao, ang skills mo, ang competence mo ay parang isang produkto. Isang produkto na kung wala kang network, parang isang napakagandang store sa gitna ng sampinit complex na walang mga daan. What use is your competence? You're one of the best engineers or may mga napakaganda kang produkto kung hindi naman nadadaan ng yung tindahan mo. Pag marami kang network, yung network, who you know, then para kang nakatira sa tabi ng daan. Yung mga taong dumadaan doon, sabi niya, ay, yun pala, di ba? Kaya pag dumadaan tayo sa mga sasakyan natin, kaya abante yung sa tabi ng daan. Ay, may service, may damada pala doon. Ay, may pump pala. Doon pala yung repair ng mga electric pan. It is important for engineers to network. Because when you have networks, then you can find mentors, and then you can find your partners for development. I've experienced this as well. Nung isang beses may tumawag sa akin, pangalan ko. Yung pala, isang kabatch ko sa UP, nagsabi sa akin niya, ay, alam ko, sabi niya, si Don Long, sabi niya, engineer.
pwedeng tumulong yan. Kaya naging ako yung one of the two na nag-manage ng one of the largest projects sa Pilipinas worth 10 billion. And it was just because you link up with your engineering friends, because when opportunity comes, it is those who are linked up that will be endorsed. And I had experience hiring hundreds of engineers, interviewing hundreds of engineers. And I realized, kahit dun sa Millennium Challenge, nag-hire din ako. $4,000, naghanap ako. And you know what? Ang daming mga resume na pumupunta sa akin. Ayokong basahin yung resume. Ang priority sa akin ay may magsabi sa kanila na yan, kilala ko yan na magaling. Bakit kaya? And I realized that resume cannot talk about character. Resume cannot talk about attitude. Malay ko ba sumakong laon yan? E flip naman. Malay ko ba yung parang hindi ka makaibig, baka bigla kang pupukin, di ba? So, very important yung network. Kaya very important sa PICE. Itong mga officers nyo, they are the leaders in the field of engineering here in Pasilan. And therefore, if you want that career, then you must pursue networks with them. Befriend them, make them your mentors, because they are the ladders that will allow you to be able to reach the opportunities that goes to those who are seen to have the competence to do so. Ito, yun yung connectivity. The little finger is courage. Courage is very important, that shows people, katulad natin sa mga taga-isla. Tayo ay mga mangingisda. Tayo ay mga seafarers. Hindi pwedeng maging seafarer kung ang isang tao ay walang courage. Kasi kung nakabangka ka lang, tapos malayo na, you won't dare lose sight. Oh, pinapatapos na ako. Pero hindi tayo nakukin. You won't dare lose sight of the shore. Anyway, nandito. At panghuli yung dito. No? So malapit na tayo matapos. This little finger is courage. The courage to be able to dare to do things. Maraming tao, may character ka nga, magaling ka nga, may connectivity ka nga, pero kung walang courage, hindi ka pupunta. Actually, nung naging governor, si Regional Governor Mujib, na-mention din sa akin na mag-join sa kanya sa ARM, tumulong dito sa DPWH ARM. Pero tuwing ini-imagine ko yung mga dating opisyal ng ARM na pumupunta doon sa Astoria Hotel na may galak apat na double body ng mga escort, tuwing nakikita ko yung napakaraming assemblyman doon sa ARM na puros isang sasakyan ng escort ng mga baril, sabi ko paano? Tuwing na-imagine ko kung baano karami ng mga ARM groups dito sa ARM, sabi ko wag na boss. Doon na ako, sabi ko, sa Central Bank, very secured. Na, walang makapasok doon kasi parang nasa vault ng opisina. Sabi ni Doponi, sigurado ka ba? Sabi ko, oo, wala akong college doon. Sapagkat, ang sa akin, pwede naman ako magtrabaho kahit saan, kahit sa US. At i-prioritize ko yung sarili ko, sabi ko, mas gusto ko pang buhay. Kesa naman dyan, ay medyo mainit, delikado. No? So, pag walang college, medyo you won't maximize your opportunity to contribute to others. Na-realize ko lang, nung nasa summer ako, ang mga contractor pala na may, yung contract niya, 2.5 billion, edi may inspection. Pag pupunta ka mag-inspection, pagkain yan, unlimited prawns, crabs, e tatlo yun. 220 kilometers ang haba. So ilang araw, pag pangatlong araw, ilong-ilong ka na sa crab, pero eat all you can pa rin. Kain pa rin ako. Sa pangatlong araw, pag-isip ko ng alas dos, namanhit na yung kamay ko. Tapos nararamdaman ko, parang may nararamdaman ako. Sabi ko, napakaraming crabs kasi noon. Tsaka yung nag-steak pa ako the night before. Tapos parang ngayon, pag hindi na ako makalakay. Tapos sabi ko, parang stock siguro ito. Sabi ko, goodbye na ito. Doon ko na-realize, sabi ko, sayang ang biodata ko. UP engineer, nag-aral sa US, nag-aral sa UK, nag-train ng AIM. Pero takot umuwi sa sulok. Takot dahil sa mga baril. Takot pumunta sa ARM. Sabi ko, oh Diyos ko, pagbigyan mo pa ako ng chance,
inshallah sabi ko, babalik ako sa aming tutulong doon. Kasi alam mo, na-realize ko, doon sa sama, kung doon ako namatay as engineer, ang pinaka-worry ko, walang iiyak dito na tagahan. Tapos, ang masama pa doon, yung doon sa summer, wala pa rin nakakakilala sa akin. Wala rin iiyak sa akin. Tapos, ang masama pa doon, yung mga anak ko, yung yaya na tumutulong, yung pamangkin ko doon, yun yung tinatawag nila tatay. Kasi, ilang buwan, apat na buwan ako hindi nakaka-uwi. So, sabi ko, after 1 week, nag-design ako at, yun na, tumulong ako, naging asset ng army. So, courage is very important. Doon ko na-realize kung pwede ka palang mamatay dahil sa alimango, dahil sa lobster, dahil sa crabs, doon ko na-realize na nasa Diyos naman. Kumbaga, kahit sa Central Bank ka nagtatrabaho, pwede ka palang matay sa pagkain. So, tayo, kayo na nagtatrabaho sa pinaka matinding mga lugar, katulad ni Di Soler na 3 beses na natagpunan ng Granada, yan yung may college. Palapagan naman natin ulit si Di Soler. Yan yung may college na kahit na yung iba nun, pagmatapuran ay, nandun na sa Central Bank ng mga opisina. Pero ganyan yung mga tao ang kinakailangan natin para umulan at magkaroon ng development dun sa mga lugar na pinakakinakailangan. So ito, courage. Nung asset na ako, kasama ko si Yusek Sadayn, pagkasama kami ni Di Soler, isang batalyon kami, 50 sasakyan. Nasa panatlong sasakyan ako as asset. Nasa harap ko yung sasakyan ni Secretary Sadayn noon, nandun yung sasakyan ng mayor ng Sumisip, at nandun yung dalawang 6x6 na truck. Umiikot kami ng Sumisip. Sabi ni Yusek Sadayn, gusto kong makita ang source ng tubig dito sa Sumisip. Sabi ng military, ay, Sek, medyo delikado yan, maraming kumusaya. So, hindi pwedeng pumunta doon. Ganon din. Mayor, ano? Sabi naman ng mayor, ay, boss, ang daming delikadong lugar dyan. Sabi niya, ay, dyan pa yung kumusaya doon sa water source. Sabi ni Sek Sadayn, hindi pwede. Gusto ko, as boss, makita yung water source. Ang tingni talaga ng boss ko. Siya, umakyat. Di ba, Dison? Natatandaan mo yun? Baka 2014 siguro yun. Doon ko na-realize, grabe. Yung ibang mga boss, secretary, ay, sige, punta ka na doon. Kung makabalik ka rito, ibig sabihin, okay na yan. Basta asa na report. So, ganun mga courage na na-realize ko kay Yusek Sadayn na if we have the courage, then we can allow things to happen. At dahil doon, nagkaroon nga ng water system doon, isang water reservoir, parang mga 10 cubic ba yun or 15 cubic. So, nung ako na yung secretary, bumalik na kami doon. Gusto kong ipakita na si idol ko, Sek Sadayn, pinunta ko rin, doon lang kami sa taas. Sabi ko, ito pala sabi ko, ang pinuntahan ni Sek Sadayn. Sabi ng military, yes sir, dyan ho. Nag-gero pa rito para lang maglagay yung project na yan, tapos may security. Ah, kami ni Dissler. Ganyan-ganyan naman kami ni Dissler. Ah, okay. Maganda project na ito. Tapos biglang sabi nang sa baba, Sir, pwede na yan, mga 2 minutes ka, kasi baka tamahan na kayo ng sniper, kasi hindi pa trigger. Ah, ganun ba? Tapo tayo. So, imagine mo na, 2 minutes na kami ni Dissler. Ah, kailangan na namin bumaba dahil sa sniper. Pero gusto kong ma-imagine yung courage ng mga engineers na gumawa ng tanking yun. Kasi hindi sila kailangan doon, hindi sila pwedeng aalis-alis. So, as engineers, yung ating mga trabahador, kaya kailangan talaga may character tayo. We need the competence, we need the connection with our people to be able to do that, and we need to have the courage. Alam mo, kung naman yan, contagious, hindi naman wala naman tao yung parang sabi mo, college yun, matakot talaga. Isang beses, pinataya na naman ako. Okay na, yan. Okay ba? Kaya ba? Anyway, hindi na kami boss ni Dissler, kaya hindi na ako nakaka-speech, kaya swerte na na kapalak na kuma kayo. Kwento ko lang ito, bago kami talagang wala na sa lipi ni Dissler. E di, dyan sa sabi ko, courage pala ang susi para sa isang bossing. Ako ay napaka-courageous.
Sagaling kami lamitan, inspection kami ni Tisurer, papunta doon sa Akbar. O direksyon ng Ajun. Okay lang ba di kwento ito? Okay lang, basta may permission. Okay lang kayo. So, nasa kami, siyempre, alam mo ang mga boss, kailangan nasa unahan ka. Unang sasakyan. So, sabi ni Tisurer, diretso! O, nasa ako po! Diretso! Kasi convoy kami marami, mga 30 sasakyan siguro, plus military. Doon na kami sa harap. Tapos biglang nagkagulo sa likod. Sabi ko, patay. Ito na sabi ko. Kasi sabi niya, abo sa yung iri ito, sir. Abo sa yung, abo ko. Okay lang yan, sabi ko. Tapos, biglang dumating na, sir. Maling lugar yan. Delikado yan. Nandiyan yung mga abo sa yung. Sabi ko, Dismo, ba't mo naman tayo dinalit dito? Sabi ni Dismo, sir, first time ko rin dito. Sabi ko, ikaw talaga. Sabi ko, Dismo, kaya ako sumama dito at matapang dahil kasama kita. Sabi naman din Lisa, sir, kaya ako matapang kasi kasama ni kita. So, pag may isa lang sa inyo na courageous, ituloy nyo kasi maging courageous din yung iba. No? Ituloy natin because it is only that way that we can help our communities. Alhamdulillah, napakalaki na ng difference ng Basilan. At dahil yun sa mga college, hindi lang ni Yusek Sadayen, ni Rizol, kung hindi ninyong lahat from Provincial Engineer's Office, Municipal Engineer's Office, lahat kayo may contribution. At kahit hindi naman minemention ang ating contribution, alhamdulillah, from our own heart, masaya na tayo. At panglima, kaya nga ang panglima is the letter C called contribution. Marami dyan, masaya na basta may sweldo. Basta pumasok ng alas 8, umuwi ng alas 5. Marami dyan, mas gusto nga, ma-assign na lang sa opisina, huwag lumabas. Pero kung nasa puso mo ang contribution, then willing kang lumabas, willing kang matapunan ng kalada, willing kang mapagalitan, willing kang kontrahin ng mga local government units. Because at the end of it all, ang gusto mo ang may contribution. Ang gusto mo yung unlad ang inyong mga area. And I take this opportunity to congratulate Basilan sa buong ARMM. Kung umiikot yung mga inspektor, sinasabi nila ang pinakamaganda mga infrastruktura na roads at school buildings ay dito sa Basilan. Talampakan natin sapagkat sa pagtutulong nyo yun from the regional government to provincial government to the municipal LGUs. Kaya kayo mga taga-PAIS ng mga bagong engineer, dito na kayo sa inyong mga officers. Because na-prove nila na kahit dito sa Basilan, nalalampasan pa nila yung mga areas dun sa Central Mindanao in terms of quality of roads, in terms of being able to go where nobody else dare to go. Natouch ako sa sinabi ni Gog Mujib na sabi niya, alam mo, yung dyan sa Sampinit Complex, dati 7,000 hektare ng mga lupa, binigay sa ilang libong mga MLLF noong 1970s, pero sa awa ng Diyos, for 50 years, hindi nila nagamit. May nakausap ako doon, sabi niya, MLLF commander ako, 30 years na amin ng lupa, 100 hectares, hindi namin nagamit. Nung nabuksan na natin yan, doon na sabi niya, nagamit na namin at umuunlad na sila. And proud ako sa ginawa ng regional government, led of course by the Provincial Engineer's Office din, yung mga nagawa natin sa Basilan at Central Road. Palakpakan natin ulit. Kaya alhamdulillah, nagiging model of development yung Basilan dahil dito. So, the role of PICE is to provide leadership, excellence, and social consciousness. Na tayo bilang engineer, sana isang puso natin ang tumulong sa mga iba nating mga kababayan. Siguro napag-usapan, bago ko mag-end, naging issue rin naman yung tungkol sa House Resolution 333 na muntik maggawa ng opisina ng DP National dito sa Bangsamoro Region. At alam nyo naman na may resolution yung Bangsamoro Parliament strongly opposing it. Sa aking na personal opinion, actually ako yung isa sa part ng minority na nag-object nun sa strong opposition. Ang sa akin lang naman,
sabi ko, baka hindi lang nagkakaintindihan. At ang totoo niyan, hindi lang nagkakaintindihan. Sapagkat ang observation ko, yung dun sa Kongreso, gusto nila lang i-facilitate na maayos ang pagka-implement ng mga proyekto na funded by the national government dito sa Bangsamoro. So, on the other hand, yung mga kasamahan ko rin sa BTA, ang sa kanila naman, what was already devolved, like the public works and highways, should not be removed. The right to self-determination and the autonomy. So on one hand, ang prinsipyo kaya ini-strongly opposed is the concept of the right to self-determination and the autonomy that must be preserved. On the other hand, kaya lang naman na na-mention namin din na importante na makonsider yung implementation mechanisms. Pero tingin ko, nagkakaisa yung implementation mechanisms nila para ma-implement itong mga proyektong ito. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, marami ang gustong tumulong sa Bangsamoro at sa Pasilan. Ibig sabihin, malaki ang challenge sa mga engineers ng Pasilan. Kasi may proyekto na tayo sa Ministry of Public Works na kailangan yung gawin sa loob ng isang taon at yung national roads and maintenance din ng national ay gagawin din. At meron ng issue on cash-based budgeting na ngayon na pag pinondohan ng 2020, kailangan matapos ng 2020. So hindi na yung katulad dati, ma-implement ngayon sa loob ng 3 o 5 taon, kailangan ma-implement. So more important na ngayon yung competence sa trabaho, more important na ngayon yung sa connection in relating with other stakeholders. O, barangay chairman, huwag ka na mag-upos kasi 1 taon lang ito. Kasi pag hindi mo natapos, ang proyekto na 10 million, 5 million na nagawa mo, maglalapse na yung the remaining 5 million. So, ang issue na pinag-usapan lang na recently, actually is hindi lang nagkaintindihan, pareho silang tama. On one side, autonomy, right to self-determination. Ibig sabihin, tayo being Bangsamoro must be the one to chart our own course at tayo yung magagawa. Pero may challenge, do we have enough engineers? Next year, maraming application. Do we have enough engineers that will continue this development? And from the national level din, ganun din. Can you implement? Imagine mo kung merong 600 million na infra for next year, ang Pasilan, they must implement that between January to December. Kung hindi magawa yon, kung nag-bid out ka ng June, nagawa mo lang 5 million, mag-lapse at hindi na ma-implement yung proyekto. So, I would like to conclude by giving another a thing to remember, which is a five-letter word that as engineers, my favorite saying now is you watch your words, W, you watch your actions, you watch your thoughts, you watch your colleagues and company, and then you watch your habits. But pinaka-importante ron yung company that I want to emphasize. Kung kasama mo lagi ay mga engineers, maging napakagaling na engineer ka. So napaka-importante ng role ng engineer sapagkat kayo ang pag-asa na nagde-develop ng ating mga komunidad. With that, I bid good luck to the officers and men and members of the Pasilan